guys. Ito na po, malapit na ang Ironman at 3 araw mula ngayon binablog ko to. Merong konting changes sa ating plano. So una, ang plano ko is Bristol Veloce 500 ang gagamitin natin sa Ironman. Pero gusto ko kasing isama yung aking rider para meron akong backup. Siya yung magdadala ng mga tools natin kung sakaling may masiraan, at least meron tayong backup. So nag-message ang Ducati Philippines at nais nila tayong pahiramin ng bike nila. So yung napili ko is Monster 937. Yun ang gagamitin natin sa Ironman. So pasok tayo, pakita ko sa inyo yung bike. Ito na yung bike na gagamitin natin sa Ironman. So, nandito yung motor para i-check nila yung condition ng motor, kung pwede ba siyang itakbo. So chinek nila yung gulong, kadena, preno, mga electronics niya, lalo na yung headlight, signal light, busina, and kung ano pong mga importanteng chinecheck sa bike. Isa lang ang problema ko sa motor na to, wala siyang extra auxiliary lights. So magdidepende lang tayo sa headlight niya. Buti na lang, si Celero Moto Vlog, siya yung kasama natin sa Ironman, nagpa-install siya ng auxiliary lights sa kanyang bike. After 3 days, ipapa-scrutiny na po natin to sa Laos group at iiwan natin dun. Kaya pinapacheck natin ngayon para walang aberya. So after this video, kita-kits po tayo sa Laos group. Guys, nandito na kami sa Laos group at ito na yung araw na inspectionin na yung mga bikes namin bago namin na hey, what's up? Hello. Nice. Nakapila kami dito, guys. Doon yung inspection. Then meron kami pipilapan na papel. Susulat mo lang doon yung details ng motor mo. So ang gamit natin is Ducati Monster, bit-bit ni Bunso, ayan oh. Ako ngayon nag-Montero kanina para pagbalik namin nakasasakyan kami. After kasi ng inspection, guys, iiwan namin dito yung motor. Pagkatapos may inspection, di na pwedeng galawin yung motor. Dito na siya hanggang mag-start yung endurance namin. Tumagal yung aming pagpila dito, mga isang oras. So medyo napaaga kasi yung dating namin, mga alas 9. So 1,200 yung sumali ngayon dito, kaya inagahanan namin kasi alam namin marami. Like ngayon, ang dami oh. So sila yung mga kasama natin, silang dalawa. Bristol 500 yung gamit ni Ivan. Siya na yung ano natin, parang backup. Then si Celero, yung kanyang GSX S1000. Okay, observe natin yung kung paano nila inspectin yung mga motor natin. Yan o, yan na yung spec o. Aro, kinakabahan na yan o. Hazard. Pusina. Bip. Full lang. Right safe. Uy, oh, pasado, oh. Congrats, oh. Graduate na, oh. Sir, may wang-wang. Sir, may wang-wang. Wang-wang. Wala. Yung bibig. Boss Ivan, good luck. Right check. Right. Okay. Ako pala yung rider nito. Yan. Dito kasi sa Ironman, guys, bawal yung may wang-wang. Bawal yung may blinkers, kaya isa yun sa ini-inspect nila, guys. Pagkatapos, kailangan naka-minimum riding gear ka at kailangan naka-condition yung motor at lahat ng ilaw gumagana. Ayan, ako na guys. Group of 10 or individual? Individual po. Okay, pasado. Thank you, sir. First time ko to, sir. Unfortunately, yung rider condition on the off. Naku. Laseng. Magsak pala. Okay, good luck, right side. Thank you po. Hey, what's up? Sige. Sabay ka sa lado. Boss eh. Bakit? Ay, ako nagra-ride. Ha, talaga ba? Kasalanan ko pala. Ako pa doon sa vlog ko. Hey! What's up? Okay, naipag ko na yung motor. So, bawal na itong galawin. Simula ngayong araw. Oo, oh, maiiwan to nyan. Pakabit na rin ako ng RFID. Yan, after natin nagpalagay ng RFID, guys. So papasok naman tayo ngayon sa loob para kunin yung mga rider's kit. Pasok tayo sa loob, guys. Sige.
Sige, sir. Ayun, yes. Salamat, sir. Ano number mo? Yun, oh. Guys, dito yung starting point at dito rin yung finish line. Ayan, pakita mo, so. Ang taas. Yun, oh. Maraming naka-standby na BFP na pwedeng mag-rescue sa atin kung sakali maming maksidente. Haba ng pila, oh. Riders, please park alongside the ones with the pillion. Haba ng pila, guys. Doon pa kami sa pinakadulo. Sumilong muna ako dito sa unahan, so para makita ko yung status nila dito. So guys, napakadami ng riders. Parang hindi umuusad yung pila, guys. Yun, oh. Thank you. Si Brisio. Yan, guys. Nandito na yung aking number. Ito na yung ating sticker. Yung malaki para sa motor. Yung maliit para sa helmet. Guys, ito yung passport natin. Dito naman nakalagay yung pangalan, guys. Okay, oh, passport to. Para sa aming mga Ironman participant. Mula NLEX, SETEX, saka T-Flex. Nakabukas lahat ng boom. So, tuloy-tuloy. Walang traffic, walang bottleneck pagdating sa tollgate. Ngayon naman, papasok tayo dito para kunin yung kit natin. Hi, ma'am. Salamat po. Yo. Right. Meron na kami. Happy kid. Happy kid. You vegan. All right. 7 p.m. ang program. Tapos ang take-off is 9 p.m. Kaya babalik kami dito before 7 ng gabi. Papahinga muna kami. Uwi muna kami sa bahay. Mamayang gabi babalik naman kami. Dito na kami sa loob ng sasakyan. So, yun laman nito, guys. Yung best natin, syempre. Face mask, test kit. May tasa tayo, guys. Yan ang laman ng ating rider's kit. At pagka natapos natin yung ride na to, yung finisher shirt naman ang makukuha natin, siyempre. Kasi napakahirap na, ngayon sa dumating Laos group ulit at nababalik lang namin. Dumating sa check. So ngayon nagbe-briefing sila ngayon. Mas gusto ko kasi natin yun na tumatakbo kayo na magkakataon lang oras kayo. Na lang mag-start na yung at least magkakasama, may magkatulungan kung sakaling may event. At excited kami sa lahat. With the technology nakatulog naman ako ng isang oras kanina natin, pero talagang kapag excited ka sila, hirap matulog na. So ang kinagandahan dito bago mag take off lahat merong briefing for safety. Problema yan. Yumuko sa baba ng sabay-sabay, malamig na malamig dito. Thank you. Right, guys, pinalis na yung mga spectator dito sa parkingan ng mga motor na sasali sa Ironman. Nag-start na. Pinaunang pinalis yung mga naka 4 wheels, yung mga VIPs, and yung may pillion, yung may angkas. Ito si Paring Celero kasama natin ngayon. So, ansaya lang. Grabe, ang daming tao. Solid, oh. Solid yung mga tao doon. Grabe yung mga spectator, no? Talaga, ang daming sumusuporta sa Boss Ironman. Kompleto naman, pati mga polis, bombero, at iba pang mga marshal na nag-a-assist sa amin. Grabe yung preparation ng Ironman na to. Since ito ay isang beses lang sa isang taon, at matagal, napahinga ang Ironman dahil nga sa pandemic, no? So, ayan, guys, kung naririnig ninyo, nakago na. Ayan yung mga 4 wheels, oh. Nagpa-under na sila ng mga motor nila. At ako ay nag-gear na. Oh, grabe, ganito talaga ang feeling. Nakaka-hyper. Ang dami naka-on na engine, oh. Mamaya ko na i-on yung sa akin. Ingat. Thank you. Ganda ng tracer pala, oh. Ang cute ng headlight. Nakaka-excite talaga kapag ka nakikita mong marami yung ano, tignan mo naman yung likod natin, ang dami, oh. 'Di ba? Ang dami, oh. Hello. All right. Woo, tayo na. Iko-cover ko lang lahat ng nangyari dito sa events center o events place kasi dito mas exciting eh. Pagdating sa kalsada, wala na eh. 807. Let's go. Tutu. Luwagan natin ng konti para maganda buwela nyo. Iyon, no? Okay. Lahat ng cambio, primera. Paalala lang huli, nakuhuli sa NLEX at sa T-Flex ng overspeeding. Okay. Alright, oh, wala daw mag-overspeeding. Tara.
nakapantay ako sa GS eh. Stop daw tayo dito. Hey, hello. Thanks. Thank you. Tayo pala yung unang-una sa grid eh, no? Sige. Ayun, no? Thank you, ha? Thank you, thank you. Okay, from here, let's go. Right side, boys, let's go. You know? Sige. Silero, tandaan mo yung oras natin pag anong oras tayo nag-take off, no? Okay. Kailangan ang 17 Ironman is e-tap na lang, ha? Gawin natin automated ito. Madali na to next para, year. Para nagkakalokohan na tayo din. Next year, QR code lang tayo. QR code na tayo. Automated na tayo next year, ha? Dito, makapante pa tayo konti, boss. Alright. Official time, 10:50. 863 857 859 866 864 and 868. Let's go, boys. Right safe. Thank you. Iron Man next. All right. Woohoo! Sarap. Let's go! Silero, nasan ka? Alright, let's go! Kakaliwa tayo! Woo! Sarap ng monster talaga! Woo! Wait lang! Let's go! Sarap ng quick ship nito, ah. Eto na yung tunay na bakbakan. Napakagaan i-drive. Sarap ng ano niya, ng downshift, no? Galing, parang di ako nagsiship. Expressway na, guys. Diretso tayo ng Rosario. Doon tayo lalabas. Yun, no? Uy, sarap ng ano. Tapos nyan, T-flex naman. Left, galing oh. Open tayo oh. Open. Eto na yung last toll gate ng T-flex. Ganda oh. Pagas tayo nyan kasi 41 kilometers na lang yung range ng aking gas. Dito na tayo nagpagas. Dito pala, konti lang nagpapagas eh, no? Time check tayo is 12
8 AM na. So ganito yung situation dito. Payapang magpagas dito, konti lang yung tao, no. Puro mga riders lang, ano. Nagpakarga ako ng 760 pesos. At next checkpoint Bigan, di ba? Oh, ilang kilometers? Okay, go. Let's go. Madulas yung semento nila dito, no? Huwag na tayong masyadong bobomba, ha? Sabay na tayo sa grupo. Sabay na lang kami sa mga grupong ito para meron tayong mga spear. First checkpoint pala is Bigan. Daming nagchichir sa kalsada, eh, no? Meron pa akong nakita, naka-banner pa, eh. Ayun, ha? Alam nila na ngayon yung Ironman. Sa mga kalsada, maraming nanonood, oh, inaabang nila, oh. Marami pa nagbi-video rin, eh. So napag-desisyon na namin ni Silero na bumuntot na lang sa grupo na, no. Mas safe siya. At saka kapag in-overtake natin sila, guys, kailangan mas mabilis tayo sa kanila. Di ba? Eh mukhang isang grupo sila, eh. Saka yung mga riders dito na lokal, tumatabi talaga sila, guys, oh. No? Tumatabi sila, eh. Alam nila kaagad, eh. Alam natin kagad na pakurbada kasi may nauuna sa atin, oh, mas safe. Oh, sarap gamitin ang Ducati Monster, napakagaan. Ang dami nanonood, tingnan mo. Ang dami nanonood sa kalsada, eh. Grabe yung mga tao dito. Naghihintay talaga sila. Ayun, oh, tingnan mo sila, oh. Oh, grupo ng mga riders, so. Oh. Saka maganda dito sa endurance na to, ang daming pulis sa daan, no? Active na active lahat sila, bawat kanto. Okay, pinapaalalay nila yung mga truck, oh. Ako, may nabangga. Sino kaya to? Mukhang rider ang nabangga, ah. Maru versus 1000. Nako po, Diyos ko po. May inaksidente na, guys. Palagay mo endurer yon? Mga 90%, no? Kasi big bike, eh, no? Grabe. Sana okay yung rider. Oh my god, twisties na. May mga nauna sa amin, mga naka GS. Mabibilis sila. May natsambahan kami. Ang bilis niya magpatang po, guys. Naka GS. Yeah, ganyan yung takbo namin. Dire-diretso, ganyan lagi. Ang bilis nung nasa harapan. Oo. Ganyan talagang matatapos namin. Ang mabilis nung pagkaganito. Pero pagka nasa downtown, mabagal lang. May mga ganitong lugar, medyo okay-okay pa. Mga ganyan lang. Yan, ganyan-ganyan lang yung takbuhan. Yan. Eh, maluwang naman, eh. Okay, welcome to Ilocos Sur. Sa Ilocos Sur na tayo. Time check 1:11 AM. At ang tinakbo na natin is nasa 250 kilometers. Okay. Ayan, oh, yun yung sinasabi ko, eh. Ayan, oh. Sarap talaga pagka dalawa lang. Mabilis ang biyahe, tsaka mas safe. Ganyan ang pacing. Ganyan lang. Kailangan malakas yung ilaw mo dito pagka kurbadang ganyan, no? Pag lumiligo kasi, lumiligo din yung ilaw. Alright, ito na yung first checkpoint, Bigan. Bigan na to, Bigan. Okay.
Okay guys, vegan na. Oh, maayos yung ano ngayon dito ha. Maayos ngayon yung ano dito. Ay, passport. Ah, passport. Ito guys, magpapa-check na kami ng passport namin. Passport, passport. Okay, first checkpoint guys, arrive. Asan ka? Ayun. Tara, doon na tayo magpagas. Diyan ka magpapagas? Diyan ka magpapagas? Oo, sige. Maayos yung checkpoint ngayon dito, no? Hindi na magulong ngayon. Mas organized ngayon, no, par? Hindi labo-labo, no? Ang galing ng ginawa nila, guys, oh. Yung mga crowd, inano nila, nilagyan ng barrier para di makalapit dito. So ganito na yung sistema ngayon, mas okay nga naman, di ba? Grabe, dami tao sa likod ko. Daming rider, oh, guys. Ayun, oh. Ayun, oh, grabe. Saya dito, parang piyesta sa barangay, ah. Piyesta ng mga big bike ngayon, ah. So, ang sabi nila is next checkpoint is Sanchez Mira na, ayun, no. Malayo-layo po yung dito, guys, ah. Kaya dami na yung inspire na gusto sumali kasi ganito, very special treatment talaga. Dami yung magra-ride ka, tas well organized, ang daming police talaga. Okay na po. Ayun o, pumalo ng 870 ang gas ko. Let's move out. Ayun o, thank you po, thank you. Tara na. Ayun oh, dito yung iba nagpapagas oh. Moving ka na. Tabi lang tayo sa walang tao. Oh, moving oh. Sige, wait kita sa daan dito sa ano, pakanan oh. Oh, iniwan mo ko. Dami palang gas station dito guys eh. Well guys, nandito na kami sa Ilocos Norte. Eto na yung arko. Okay, Ilocos Norte, nice. Time check tayo, 2:35 AM. Kanina nga pala yung biyahe namin hanggang first checkpoint ng Bigan Petron, 3 hours. So tingnan natin kung anong oras tayo makakarating ng Sanchez Mira for the second checkpoint. Habang papalayo kami ng papalayo, pakonti na ng pakonti yung mga taong nakikita natin nag-aabang sa daan. Siguro dahil sobrang late na, no? 2:39 AM na. Siyempre, konti lang ang magtsatsaga na maghintay ng ganong oras, di ba? Maliban lang sa bandang Bigan, kaya talagang medyo maaga pa yun eh. Tsaka paliblib na ng paliblib ang lugar na pinupuntahan namin, ano. Sa ngayon, hindi naman ako nakakaramdam ng sobrang pating na. Medyo sumasakit na yung aking batok, no. So, nakakain na ako ng KitKat kanina. At umefect na yung chocolate sa katawan ko. Medyo na-energize ako ng konti. Tapos uminom lang ako ng konting tubig. At sa tingin ko, for the next 2 hours na biyahe, kaya-kaya pa ulit. Kaya very effective talaga pagka may dalakang konting snack na kahit chocolate bar lang. Medyo liblib na itong dinadaanan namin ngayon guys. Wala kami masyadong nakikitang bahay dito. Puro mga puno, ano.
talagang wala ka nang makikita, nakatambay sa kalsada at kumakaway sa amin. Ito na yung sinasabi ko, medyo liblib na. Nandito tayo sa Paway. Nakita ko sa Arco. Buti may mga police pa rin. Ang galing. Salamat sa mga PNP natin. Yeah, marami salamat sa paggabay sa amin. Oh, grabe, laking tulong nila talaga. Pero dito sa lugar na to, sa Paway, medyo pakunti na rin ang pakunti yung mga police na nakikita namin sa kalsada. No? Ah, ito, speaking of, oh, ito, bawat mga special na kanto like dito. Ito, medyo liblib masyado, guys, no? Oo. Nandito tayo sa isang barangay na mayroong mga nagbabantay sa kanto. Nakakaligaw siya, ha? May mga banner, nakita nyo? May nakasulat na bomba! Kaso guys, kailangan ko magtipid ng gas, eh. Eh mga nakasaloob, nakasabay na tayo, ano. Group of 10 siguro to, sige. Pagka-open, pa isa-isa lang. Huwag lahat, pa isa-isang overtake lang, pwede na. O, may mga, mangilan-ngilan pa rin ako nakikitang tumatambay, ano. At ayaw ko, anong, kung nanonood ba sila, o yan, tulad dito. Oh, meron, oh, yan, sila, oh, yan, say nila, oh. Oh, dito, meron din, oh, may naka, may upuan pa, oh. Oh, ito, nandito tayo sa part na bankingan na. At habang tumatagal, eh, pakunti na rin ng pakunti yung mga nakakasabay naming big bike sa kalsada. Oh, ito, napakaluwang ng kalsada dito, pero kurbada talaga, oh. Napaka-importante ng sledge dito, guys. Oh. Napakadilim. Kahit yung sinag ng buwan, hindi pa rin sapat. Ito, medyo matao dito. Iyon, ang dami pa rin nag-iintay. High moral. Pag ang dami mo nakikita ang nanonood, nakikibomba, oh. Oh, di ba? Saya lang, oh. At marami namang natutuwa talaga sa ride namin na yon. Pero siyempre, hindi natin maiwasan. Meron at meron din na ayaw sa ganitong gawain pa. Hindi na rin natin sila masisisi, siyempre. Merong ayaw dito sa event na ganito dahil hindi natin masisisi, di ba? May na-accidente talaga, eh. Like yung kanina, hindi rin naman ginusto nung rider yun, pero yung aksidente kasi hindi natin alam kung kailan mangyayari yun. Buti naman at napansin ko lang na mas naging active ang mga police at PFP sa ganitong ride, ano, napakalupit talaga. Kaya mas less yung aksidente. At tingnan mo, nakakatawa, oh. Out of nowhere mayroong nakatambay, oh, di ba? Mayroon pa sila, oh. Diba? Oh, diba? Nag-pipisay sila. Ito, example, oh. Diba? Yan. Yung maaari mong makita sa pag-i-endurance, ano? Usually, yung mga na-overtake natin, mga group of 10 sila or group of 5, ano? Wala na kaming nakikitang rider, guys, oh. Masyado nang isolated yung lugar. Ito, may mga marshal na nagbabantay sa daan, guys, oh. After ng napakahabang daan ba? Ano na pala to, eh? Windmill? Merong windmill, oh, doon sa likod ko. Laki pala nun, no? Windmill. Diretso, diretso. Wow. Kami na lang dalawa. Nakakatakot pala kapag ka ikaw lang mag-isa bumiyay dito ng gantong oras, ha. Mahirap din pala. Dapat dalawa lang kayo, ganun. Pwede na.
tingnan nyo guys, oh, ilang minuto na kami bumabiyahe dito, wala na kami na-overtaken. Grabe yung sigsag dito. Oh, siko. Wow. Ayun, oh. Napaka-sharp ng curve dito, oh. Sarap naman bumiyahe dito, kaya lang hindi siya asfaltado, no? Picture. Wow. Ay, alright, pagod-pud na. Par, picturean mo ako, par. Nakalagpas na kami ng arko ng pagudpud. First time ko makapunta ng pagudpud, ano? Sobrang twisties pala dito. Oh, grabe yung kurbada dito sa pagudpud, ah. Hindi pwede dito, walang auxiliary lights. Hindi ko makita yung daan, oh. Tignan mo, yan, oh. Diba? Pero dahil big bike, so medyo mabilis yung takbo namin. Oh, mayroon palang bakod na ganyan. Grabe yung mga kurbadaan dito guys, ha. Lapit-lapit. Oh. Tingnan mo. Saka ang daming buko. Ang daming puno ng buko dito, ha. Oh, ganda ng view. Tubo ng mga buko, pa-curve sila. Grabe ang kurbada, napapaliputan ng puno. Unlimited to. Okay. Ganyan katindi. Malulupit din yung mga nasa una namin, eh. Oh. Sabi ni Silero, nandito na tayo sa Patapat Bridge. Okay, so nakarating tayo ng Patapat Bridge ng 3:58 AM. Mag-alas 4 na ng umaga. Bilis natin, ah. Parang mabilis tayo, ah. Ito na yung madalas sa pinagkukunan ng picture pag napapadaan sila dito, ano? Haba pa na ng Patapat Bridge, ha. Ayun, di ko na-vlog ng maliwanag, ano? Wala, eh, medyo mabilis kami, eh. Medyo mabilis yung biyahe, wala kasing pahinga, eh. Jingle lang yung pahinga namin, eh. Kaya siguro napabilis kami, no? Eto, nakikita nyo ba yung pickup sa harap namin, yung Quiller Blue? Kasali din yan sa Ironman, guys. Pwedeng sumali yung mga 4-wheel sa Ironman. Nalaman ko kasi meron siyang sticker sa pintuan. Sa kanina nung nag-take off sa Laos Group, nakita ko rin yung pickup na yan, eh. So nahabol namin siya, no? Ayan guys, andito tayo sa off-road part. May mga lugar talaga na hindi paggawa ang kalsada. Ayan, oh. Kailangan daan-daan lang talaga pagdating dito. Oh, wala na ako ng traction, no? Mabuhangin. Ganyan naman yan, oh. Grabe naman yan, oh. Nakakatakot na bumangking kasi na mabuhangin na yung gulong, eh. Malalakas yung loob ng mga naka GS dahil yung gulong nila all terrain, eh. Ayan, oh, pakurba-kurbada, no. Kanina lang mayroong nag-slide na naka Kimco Exciting 400, eh. Mahirap talaga yung scooter sa mga bankingan dahil wala silang engine brake. Pero guys, malapit na sa third checkpoint, Sanchez Mira. At diretsong diretso yung daan na to, no? Ayan, nandito na. Sabi ko na, dito yun, eh. May nakikita ako nagbiblink-blink, eh, no? Oh, ito na yung Sanchez Mira, guys. Oh.
dito na ako nakaramdam ng ano, antok ah. Okay, third checkpoint guys. So yun, ilalabas ang passport at ipapatatak doon. Ito. Yan. Yun. Inaantok na ako guys. So tatatakan na nila yung pang second checkpoint. Yun no? Second checkpoint na oh. Itlog oh. Ayos ah. Okay. Para dun tayo sa kabila. Tara. Lipat tayo. Dun, lagpas dun. No, tara. Let's go. Thank you po. Okay. Ayan, dito tayo, maliwanag. Dito tayo, maliwanag dito. Yun o. Kakain muna kami. Inom tubig. At mag-i-stretch-stretch muna. So yun, time check tayo guys. Ngayon nandito tayo sa Sanchez Mira. 5 AM na po kami nakarating ng Sanchez Mira. At ang total na nabiyahe na namin is 571 kilometers na. Kung tutusin, nakalimang oras na po kami buwabiyahe hanggang Sanchez Mira. So, palipas lang muna kami ng konting oras dito. At next stopover ay sa Tuguegrau. So, yung pagdating namin dito, medyo inaantok na ako. No? Dito ako nakaramdam ng talagang pumipikit na yung mata ko. At ng gutom din. Tinamaan din ako ng gutom. So, yun, nawala naman yung gutom ko pagkatapos kong kumain ng dalawang saging ano. Laking tulong pagka may baon ka talagang pagkain ano. Although dito sa checkpoint ng Sanchez Mira, meron silang nakalagay doon na itlog. So pwede kang humingi doon kahit ilan yung gusto mo. Ayos naman. Pero iba pa rin pagka saging talaga ano. Ayun, dami pa rin nagdadatingan ngayon no. Mga riders oh. Dami rin napapahinto dito eh. Kasi nakita niyo nagpapahinga kami. Next stopover kasi sa Tuguegrau, bawal mas mabilis sa 8 oras. So kailangan lagpas 8 oras ang biyahe mo. Bawal kasi yung sobrang bilis dito. Kaya nagset sila ng oras na dapat eh, makarating ka ng Tuguegrau. Palipas lang kami ng konting gutom dito. At tahimik naman at hindi naman magulo yung kung ikukumpara natin dati. Hindi naman magulo yung checkpoint. At maayos naman, tahimik. Hindi kagaya dati, talagang pagdating ng mga riders eh dudumugit. Pero ngayon hindi ko alam anong ginawa nila. Talagang tahimik ng mga nanonood ngayon. At so far dalawa pa lang yung nakita ko nga medyo nag-slide-slide lang doon sa mga sigsag doon. Wala pa namang talagang grabing aksidente na naitala. So siguro isa pa lang yung nakita kong malala, yung versus 1,000 nga no. Dami diwada no. Mga grupo sila. Eh makikita ninyo guys, so tumatabi sila doon. Papahinga din sila. Tabi-tabi lang. Dahil medyo masikip doon, tsaka maraming tao, kaya dito sila nagpahinga. Ayan.
Naka-jingle din ako kahit pa paano. Yan, dito punas-punas muna kami ng lens ng visor ng helmet namin. Sa akin, napunasan ko na. Malinis na naman. Malinis na rin yung camera ko. Palit na rin ako ng battery, guys. Tapos, pinunasan ko na rin yung headlight ko since basa pa yung wipes. So, sayang naman. So, pinunasan ko na yung headlight. Stickan natin. Ito medyo nalukot lang yung ano, sticker natin sa tapalo doon. Pero kailangan kasi yan, para ma-identify tayo kung anong number tayo. Nagkaroon na siya ng dumi-dumi. Pero sa ride naman namin, mukhang kaya pa. Kayang-kaya. Kahit medyo twisties na doon. Kasi hindi naman sobrang bilis. Chill-chill lang yung tanggo namin. At buti, meron akong mga nakakasabay na ibang mga riders. Kaya mas safe. Ito si Shilero, papahinga din. Oh. So, masaya lang kasi nakadalawa na kami. Patingin nga nung ano mo. Nung ano, yan o. Oh, sarap tingnan lang pag checkpoint 1, checkpoint 2. Pero ang iniisip ko, ba't walang oras? Importante arrival. Since nandito na tayo sa Sanchez Mira, guys, nasa halos kalahati na tayo ng adventure natin. No? Sa part 2 na lang natin, itutuloy yung ating ride dito sa ating pagsali sa Ironman. Ano? At abangan nyo po yun sa next vlog. Yun. Tapusin natin to. At alam ko, kayang-kaya natin. Di ba, pare? Oo, oh, kayaan! Yeah, kayang-kaya natin yan. Maraming salamat, guys. See you next vlog. Reinforce Team.